Hi mga sis, may gusto akong i-share sa inyo kasi sa tingin ko sobrang important ng message na to. Sabi ng philosopher, you are worried about other people looking at you. You are worried about being judged by other people. That is why you are constantly craving recognition from others. Now, why are you worried about other people looking at you anyway? Adlerian psychology has an easy answer. You haven't done the separation of tasks yet. You assume that even things that should be other people's tasks are your own. Remember the words of the grandmother? You're the only one who's worried how you look. Her remark drives right to the heart of the separation of tasks. What other people think when they see your face, that is the task of other people, and it's not something you have any control over. Pakiramdam ko minsan, sa sobrang gusto nating ma-validate yung pagkatao natin, we are constantly craving for that recognition from other people. Sabi nga nung grandmother, diba, tayo lang yung may paki sa itsura natin kasi other people are busy dealing with their own tasks. Sabi dito sa book na to, yung task, like yung parang own terms kung paano siya mabubuhay. Halimbawa sa work, palagi kang nag-OT, ganyan. Pero hindi napapansin ng boss mo or hindi mo lang sila nati-thank you or hindi mo lang nati-thank you yung mga kasama mo sa work. And then you feel na hindi naman nila nare-recognize yung effort ko. So, ititigil ko na lang to kasi wala namang nakaka-appreciate. So, ibig sabihin ni philosopher sa book na to, hindi talaga bukal sa loob mo yung ginagawa mo. You are forced to do that because you are craving for the recognition or for the validation of other people or the people that you are working with. And also, I see it this way. Like for example, I'm creating content kung ano nga ba yung other side or ano yung mga reality na nangyayari pa dito sa Finland. Kasi diba, like for example, sige mag-stick na lang tayo kay Finland. Pag ni-research mo si Finland, diba, lalabas lahat ng magagandang bagay. Kagaya ng pag-search mo sa mga ibang bansa. Unless i-search mo yung mga negative side or yung mga reality, dun mo lang malalaman. But for the most part, as people, we tend to look at the brighter side or yung mga positive lang, di ba? Kasi nga, parang pinapangarap natin magpunta doon sa isang bansa. And then when I created content about here in Finland, like the reality here in Finland, I did not expect na marami palang hindi makakaintindi. And then they throw hate on me and mga masasakit na salita, di ba? Back then, I felt na hindi nila na-validate yung feelings ko or hindi nila na-recognize yung story ko or yung experience ko. And then now, it makes sense to me na hindi ko responsibilidad na pasiyahin kayo, di ba? Kasi you already decided na to hate my content. Kasi nga, sa isip nyo, nakabuo na kayo ng magandang istorya eh, na sobrang ganda dito na kayo, magsisettle down and everything, di ba? And you are refusing to hear and to watch kung ano pa yung mga other side about here in Finland. And then I realized also na your opinions will not gonna put food or pay my bills. So why would I listen to your opinion, di ba? Alam nyo, the more na basahin ko tong book na to, the more na naintindihan ko why we should have the courage to be disliked. Kasi it's not our responsibility talaga to live or to satisfy kung ano man yun gusto ng ibang tao para sa atin. We have to live on our own terms na ganito yung buhay na gusto kong gawin. Ganito yung task ko sa work, ganito yung task ko bilang anak, ganito yung task ko bilang isang tao. And I will not create a content kasi kalugod-lugod sa inyo. Kasi para dumami yung followers ko, yung mag-subscribe sa akin. No, I'm creating this content because I believe na sharing my experience can help other people na same yung pinagdadaanan sa ngayon. And then may nagsabi nga sa akin, no, may isang babae na napunta dito sa Finland and then she was telling na I'm discouraging people na magpunta dito sa Finland. No, mali yun. Ibig sabihin lang yun, you decided to hate me or pinalalabas mo na dinidiscourage ko yung mga tao kasi hindi ko nasasatisfy yung needs mo or yung mga gusto mong makita or marinig from me.
na nabuo mo na sa isip mo, dapat magaganda lang yung marinig ko or mapanood ko, di ba? Kaya I encourage you to read this book, The Courage to be Disliked, kasi you will know how to build your boundaries, and because I want you to realize your worth, your value, and you can make a difference. And hindi mo kailangan na i-please lahat ng tao para gustuhin ka nila. Kasi yung mga tamang tao, yung mga genuine na tao, gugustuhin ka nila whether maibigay ka sa kanila or wala, i-please mo sila or hindi. So, that's all guys.